So welcome nga guys para sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Ngayon nga ay pag-uusapan natin itong Golden State Warriors dahil laki nga daw ang kanilang interes sa pagkuha sa shooting guard na itong Washington Wizards na si Bradley Beal. Ayon nga sa report yan ng The Athletic. At sinabi nga rin ng Golden State Warriors na handa nga daw silang ibigay ang kanilang 2021 draft picks, ang kanilang number 7 at number 14, para nga sa kapalit ng isang player na makakatulong din agad sa kanila dahil itong Golden State Warriors ay championship mode pa rin ngayon. At mukhang ayaw nga nilang sayangin itong prime neto ni Steph Curry at ni Klay Thompson. Kaya nga't ngayon na hindi na nila binibigyang importansya ang kanilang mga batang player at ng kanilang future dahil nga gusto ulit nga nila na mag-compete para sa NBA Championship, which is na tamang gawin ng Warriors dahil itong si Steph Curry at si Klay Thompson ay paniguradong hindi pang hatapos sa paghahabol pa nga ng at least isa pang championship para sa kanilang dalawa at sa organisasyon ng Warriors. Kayang-kaya pa rin naman talaga kasi nila makipagsabayan dito sa mga bagong magagaling na NBA teams. Last year nga itong si Steph Curry ay MVP candidate sa isang hindi magaling na team sa Warriors, tapos pag dinagdag mo pa ito si Klay Thompson, tas magdagdag pa sila ng isang player na possibly itong si Bradley Beal na panigurado na championship contender na naman itong Warriors. So yun nga ang balita about dito sa Warriors at kay Bradley Beal na malaki nga daw interest ng Warriors na kuhanin itong si Bradley Beal mula sa Washington Wizards. At next balita naman natin tungkol dito ay Damian Lillard at sa organisasyon ng Blazers dahil ayon nga sa isang report, ito nga daw si Damian Lillard nung matalo nga sila sa first round against sa Denver Nuggets ay hindi nga daw siya nakatulog dahil siguro sa kakaisip na kung bakit nga sila natalo dito sa injured Denver Nuggets team. Diba nga't wala ang kanilang star player na si Jamal Murray, tapos itong Portland ay very healthy nga, tapos natalo pa sila. At sinabi nga rin daw na ito ni Damian Lillard na gusto niya daw na mas magagaling na better player around him sa Blazers para nga makatulong sa kanya at hindi lang siya yung basta nagbubuhat dito sa Blazers. Dahil kung napanood nyo nga yung series nila against sa Denver Nuggets yung saan sila ay natalo, eto nga si Damian Lillard lang ang halos ang gumagawa sa kanilang opensa at ang kanyang makakampe ay hindi masyadong maganda ang nilalaro. Kaya nga ganon ang resulta, talo sila sa isang injured team na Denver Nuggets. At huling balita natin tungkol kay LeBron James dahil nga siya ngayon ay isa ng billionaire. Kagaya nga nung balita natin nung nakaraan about dito na by the end of the year, ini-expect itong si LeBron na maging bilyonaryo. Pero hindi ba natatapos ang taong ito? Siya ngayon ay bilyonaryo na nga. So congratulations sa achievement neto ni LeBron James. At alam nyo ba, siya ang pinakaunang-unang NBA player sa buong history na maging bilyonaryo habang naglalaro pa rin sa NBA. So congrats muli dito kay LeBron James. So yun nga lamang guys para sa ating mga basketball balita at updates ngayon sa video natin. If you guys like the video, make sure to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, syempre magsubscribe ka na dahil everyday natin mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!